Hi mga followers and listeners sa Yesenian Freedom Board. Ako si Bay Gamay ug ang confession nga atong basahon karon from RPW to RA. Good day everything ug sa tanang mga admin. 2014 sa dihang gi-introduce ko sa akong mga classmates anang RPW or Role Play World. Mura ra ni siya og dummy account ug famous kayo ang lines dinhi na fake world, real feelings. Kanilaging NBSB ta, niya ang atong mga best friends kay naanay mga uyab, unya ikaw na lang ang nagpabiling single. So mangita jud kag imuha. Naghimo ko og account og tuod man pila ka adlaw na ay ni pop up na message sa akong messenger, iyang name gidala kay si Miguel Fon. Mingon siya nga, "Hi, may ka-RS ka na?" RS means relationship. Pwedeng tayo na lang dalawa? Mitubag ko nga, "Po, seryoso ka? Baka naman may iba kang ka-RS. Ayaw ko maging kabit. Dayon ming katawa ko." Nagilailam eh, og dito na ko nahibawaan na taga Cavite, Manila siya. Ato nga time, bawal ka mag-send-send og mga original pictures nimo. Maunay golden rule sa una sa RPW. Pero siya, sige lang siyag send-send. O guys, sa moto o mo sa dili. Dili jud nimo madinay na hitsuraan siya. Puti, taas o gilong, naka-brace, og naka-iPhone. iPhone palang daan, dato na jud. Pareha po day nako. NGSB siya. Days, months, years have passed. Walay nag-usab sa moa. Maudya po ng tanan. Hangtod niabot ang adlaw na ako ang gikahadlukan. Nangayo na siya ang original picture nako. Kulba kay ko, guwapo siya, og ako, guwapa sa wala pa na uson tao. Putla kayo akong abel, panit na chocolate brown og taasog buhok. Nagduduha ko paghatag sa kong picture, pero nakaingon ko sa kong self na I'm being unfair to him. So nagsend ko niya, picture na natural rajod kayo. Walay filter, katag kay akong kilay, dako og agtang, naibugasang naong. Paguman akong send sa picture nako, niyaot ko. Pilaw ka days na inactive kay maulaw ko niya. Basta ninig-able na akong balik, black na ko. Og sa ubos sa among conversation kay naay nakasulat na you can't reply to this conversation. Ato na time, may feelings na ko niya. Dili tungod kay naana niya ang tanan, kundi siya ra ang tao nga naghatag na akong pagmahal. Nabisan sa akong pamilya, wala na ko matagamtami. Abi na ko crush lang ako ang feelings niya, pero na turned into love. I never told him about my feelings towards him. I'm afraid that if I confessed, I lost him. I don't want that to happen. He's the only person who cares about me. He's the only person who showed me that I'm not ugly. I'm pretty in my own little way. I'm unique. He keeps on telling me every day that I am pretty. I should be proud of myself. I should accept that I had everything that no one could ever do. Tuwik sang nilabay, pero murag wala na ko naanad na dili siya ka istorya. Murag dili kompleto akong adlaw kung dili na ko madungog ihang tingog. He always sent me VMs. Gusto unta niya nga makipag video call na ko, pero dili ko. Og nakasabot raman po siya. Maong wala na ko naanad na wala siya. Og tuod man nga gi-open ako ang account, og dito nakahilako sa akong nabasa. Halos na akong GC nag-iapilan sa RPW, nangita na ako. Asa na daw ko? Kung gusto pa daw ko na dili i-kick out, mag-open ako. Og daghan pa, pero usara akong gipangita ang iyang message. Active 2 minutes ago ang nakabutang. Grabe akong hilak. Nga nung wala man ako paabuta og basaha iyang reply sa picture na akong gisend. Nga nung ni-out man ko. Nga nung gipalabi man ako ang kahadlok, gibasa nako tanan iyang message. Ang ganda mo, wala ka dapat ikahiya. Maganda ka, mas lalo tuloy akong na in love sa'yo na husto. Uy, nag-out ka? Nahihiya ka ba? Huwag kang mahiya. Kahit ano pang hitsura mo, mahal kita. Uy, ilang araw ka nang di online, na-miss kita. Please, kapag online ka at nag-open ka ng account mo, message mo ko. Maghihintay ako. Mahal kita. Matagal na.
Wao ka sabot unsa akong bation. Wao ga expect na our feelings are mutual. Abi nako dili siya magkagusto sa kuha. Guwapo siya, unya ako. Nag-message dayon guniya. Nag-typing pa ko pero nikalit lang og ring ako messenger. Nanawag siya, grabe akong gakulba. Nagpanik na ko kung unsa na akong itsura. Bag-o lang raba ko ng laba. Gi-answer na ko yung call. Video call. Wala mi tingog. Ego lang mi nagtinutukay. Sa kung nahuna, kaswerte na ko kung mauyab ni nakong tawhana. Naana niya tana. Pero kabalo kong RPW rani. Joke-joke lang ning iyaha. 30 seconds, ako ang unang nitingog. Wala niya giputol ang iyahang pananaw sa kuha. Murabag ako ra ang nasa sulod sa iyahang mata. Bisag nadungog na nako sa background nga gitawag siya sir sa ilahang maid. Makaingon kog maid to kay based sa gisulot sa babae. Wala niya gimind. Sa ako lang iyahang focus. Magtititigan na lang ba tayo dito, Mig? Og mikalit siyag sumpay nga Mateo Jason Gonzalez. Na siya ko. Kinsa man na si Mateo Jason Gonzalez? Mangutana na unta ko kung kinsa na, pero siya na mismo ang itubag. Yan ang totoo kong pangalan. 19 years old, studying at SISC, Southville International School and Colleges. Og mitubag ko niya, nga ano bang pinagsasabi mo? Di ko naman tinatanong kung sino ka. Og miingon siya na ako, nga para naman malaman mo na seryoso ako. Mahal kita, matagal na. Kung ang rason mo kung bakit dalawang linggo kang nawala, di ko man lang nagsabi kung bakit ang tingin mo sa akin hindi ako seryoso sa'yo. Seryoso ako, mahal kita. Di mo ba napapansin? Palipasa kasi, manhid ka. Naminaw lang ko niya, bahalag mahurot akong giga 50 na load, basta gikilig ko. Nagtanaw lang ko, naminaw, gidama iyahang gipanulti. Ano? Wala ka bang sasabihin after I confessed? Okay lang kung hindi mo ko mahalin pabalik. Ano lang ba to, diba? RPW lang. Peking mundo. Huwag ako siyang giingnan nga hindi mo ko kilala. Miguel, or should I say Mateo Jason Gonzalez, whatever your name is, I don't care. We don't know each other. I'm sure if trip mo lang ba to, o di kaya dare lang na mga friends mo dito sa RPW, nasabihin mo to. Dagan ba't ako isulti pero ni-text na nako ang smart. 50 MB na lang daw ang nahibilin. Ako na lang siyang gichatan, niadto ko sa Chrome, akong gi-open akong real account, gi-search na ko yung real name, I was disappointed. Wala ko yung ma-search, gi-tripan ra ko niya. Wala na ko tuyo ang magduda niya. Wala jud ko yung ma-search, wala. Trip ra ang tanan. Niadto ko sa messenger, ako siyang gichatan. Totoo mo bang pangalan yan? Bakit yung nag-search ako ng name mo walang lumabas? Trip mo lang, diba? Tigilan mo na ang pantitrip sa akin kung ayaw mong i-block kita at ayaw nang kausapin. Miguel, kahit anong pangalan mo, wala akong pakialam. Pag may reply siya na ako nga, mahal, wala akong Facebook. IG lang ang meron ako. Search mo, gawa ka muna IG para makita mo kagwapuhan ko. Aalis lang muna ako sandali na nandito sina lolo at lola galing California. Kailangan ko silang pakisamahan. I love you. Kahit wala nang I love you too. Okay lang. Magkakaroon din naman ako soon. Ingat ka. Search mo ha. Send ko sa'yo. Titigan mo lang hanggang sa may love ka. Huwag ako siyang giingnan nga kapal ng mukha mo. Gidali-dali na kong search yung name sa IG o dito. Akong nakitaan ang tanan. Yung family, yung ikson nga babae, yung mama o papa. Pila ka man sang nilabay, gisugot na nako siya. Kinsa bagoy dili, di ba? Halos kada adlaw ipakita niya na mahal ka niya. Kung wala ko'y load, na siya mo load sa kuha. Dagko ra ba? Gigasurf 99. Bisa kung saan akong ingon na ayaw na lang, pero masuko siya. Sige na lang. Advantage na po na nako na siya ang mo load. Kay aron makatigom ko o kwarta para na ako'y ikapalit o regalo ni mama inig birthday niya. Pila na lang ka months, sinulog na. Miangkat si mama og tubig para ibaligya inig sinulog. Nag-video call mi ni Miguel or Mateo na nagplano ang iyahang whole family na mutan na og sinulog o gusto siya na magkita mi. Niyoyon pod ko, nice schedule ang pagtinda na ko og tubig. MWF ako ang mutindera,
the rest sila ng mama. Pagkagabi, ana, nag-chat na lang mi. Kay naa naman akong kuya gikan sa trabaho. Construction worker ang akong kuya og stay-in siya dito. Grabing antos na ko na di kadungog og kakita niya. Nanangid siya na pila siya ka days na di mag-online. Sabot rapod ko, busy man pod og tinda og tubig. Dayon, sinulog na. Daghan na kayong tao. Akong pwesto kay gilid sa may Port San Pedro. Daghan na namalit sa kuha og wala na kukabantay na naadiay ni tupad sa kuha. Nagito mag t-shirt, naka jeans, og may black cap. Abin akong nipasilong ra siya kay naaman ko'y dakong payong aron iwas init. Maitom niya akong samot. Pila siya ka minutes nga naglingkod adto. Nidula kong mangho, dala akong panuyudto. Wala na kayo'y tao. Nangao na. Pero ang tao nga ganina na naasa kong tapad, ni Barog, gisundan akong tanaw kung asa siya paingon. Didto siya sa usa ka pundok na pamilya, nag-istoryhanay. Gitudlo pa sa mong lalaki akong nahimutangan. Sa kuno huna, naari lang siya maghulat nila og mupasilong lansa. Uman akong kaon, nangunaw na ko, og ni Dool ang maong lalaki na ko. At this time, wala na siya ikap. Sa ako lang siyang direction paingon og familiar kayo na ko ihang nawong og sa dihang Dool na siya, kalit lang na kong nabugwak akong giinom na tubig. Humingin siya nga, tapos ka na palang kumain mahal, di mo man lang ako hinintay. Ang init pa dito, mabuti na lang may payong ka. Malapit na maubos ang paninda mo, baka pwede mo akong samahan kumain. Gutom na talaga ako mahal. Nasyak ko, wala na ko kapungi akong gibati. Nakalit na ko siya gakos, bahalag wala pa ko'y tarong pangunaw. Bahalag ang kamot na ko, bahog inununan, basta importante, makagakos lang ko niya. Wow ko sabot sa kong gibati. Gigakos pod kunyag balik. Wala na may paki sa mga tao na nangagi. Basa na kayo ihang branded na t-shirt sa kong mga luha. Tears of joy. Ang tanang kamingaw na akong gibati, nahanaw tungod na na siya sa kong tubangan. Nagkosyag pa niyo sa iyang bulsa o iyang gitrapuhan ng mga luha sa kong mga mata. Diyan na ako na-realize na gikan ko sa init. Buot pa sa buot, baho kay ko. Basin-basa na kayo ning akong ilo kunya na ni Maho, lisod na. First meet up rabanis sa kong my loves. Dapat guwapa ko, pero unsaon man, niya naman ni. Naa naman siya. Gipaak na ako kung ngabil basin nga damgor ako. Sabihin mo nga sa akin na nanaginip ba ako. Kung nananaginip lang sana ay huwag na ako magising. Umingon siya nga, sira, totoo to mahal. This is not a dream. It's me. Me amore. Look into my eyes. Tinood di ay na niya siya sa kong tubangan. Gigakos na ko siya gugot. Gakos na puno sa pagmahal. Nikalas ko si hanggakos og nahimuot ko kay nitingog iyang tiyan. Wala pa manday ni kaon na kumahal. Basin uga pas mo ni. Halika, punta tayo sa may Jollibee. Hindi ka pa kumain. Kung alam ko lang, sana na ikaw yung nasa tabi ko, hindi sana makakain ka. Sorry na po. I was amazed to see how hardworking my sweetheart is. I'm so lucky to have you in my life. Gikilig ko pero wala na ako gipakita niya. Gitexan ako kumanghod na lalaki na ako lang ibilin sa may guardhouse sa mga ice bucket. Unya na kong hapon muli. May kitaon lang ko. Pero ang tinuod, si Mateo akong kuyog. Tuod man, ako siyang gidala sa Jollibee. Siya ra akong ipa-order. Nangita lang kong lingkuranan, may nalang gani kay nai bakante. Gusto unta niya na mo order para sa kuha pero man ako kaon. Lami ita ang Jollibee pero maolo ko mo kaon kay basta gani lami na mga pagkaon. Dako jog ikaw kaon pero daot Japon. Ambot ba ni lawasa? Sumpa siguro ni. Samtang nagkaon siya, nagigistorya ko niya. Gitutukan lang na ako siya samtang gakaon. Abin ako sa video call rani siya guwapo. Pero sa personal, pero abiyag, guwapo man. Nganong nauyab pa man ko niya, opposite kayo mi. Baka naman matunaw ako niyan mahal. Hintayin mo ko. Kapag tapos na kong kumain, titigan mo lang ako hanggang sa magsawa ka. Sayo lang naman ako. Munay ingon niyan ako. Umitubag ko nga, che, di kita tinitigan o. Yung taong nasa likod mo ang tinitingnan ko. Nitanaw po tawon siya. Kalooy, nadamay pang inosente. Nag-smile rako pero siya nangunot ang agtang. Bisag unsaon ning tawhana, mo smile, guwapo. Mangunot ang agtang, guwapo Japon. Malala na niiyahang tama sa kuwa ba? Tabang Lord.
Pamilya mo ba ang kausap mo kanina, Matt? Bakit mas pinili mong sumama sa akin kaysa sa kanila? Baka magtampo sila sa'yo o magalit sa akin. Ayoko mangyari yun. Di ko pa nga nakilala family mo. Bad record na agad ako sa kanila. Tumawa siya at sabay sabing, "Don't worry, mahal. They knew you. Trust me, mahal. You don't have to worry about them." Huwag ako siyang giingnan. Nga, how did they know me? Don't tell me. Sinabi mo sa kanila ang tungkol sa akin. Huwag maingon siya nga iyahang gisultian iyahang pamilya. Huwag maingon ko nga, "Mahal naman. Nakakahiya. Nakita ba nila ako?" He just laughed pag humanyag kaon ng gawas na me. May nalang gani na bagay ra siyang gisuot ang akong gisuot pod. Naka jeans ko o t-shirt na naiimprinta na "I love Cebu." Holding hands while walking mindua. Gifeel ako ang moments kay basin inig ko ugma wala na ni. Pagtanaw na ako side mirror sa usa kasakyanan na nakaparking, nisiga akong mata. Kalkag kay kog buhok, murag wakwak. Diyos ko. Moday na gipananaw ko sa mga tao dito sa Jollibee. Nakahunong ko gahat, nahunong pod siya. Nagkatawa lang siya nga nagtanaw na ako. Siya na nagtarong sa kong buhok. Namay nanindag sudlay sa daplin, nipalit siya o iha kong gisudlayan. Daghan tao ang nananaw sa mua, pero siya way pake. Ang paypay na kong gidala, nakalit na kong tabon sa kong lawong. Nibahak-hak ragatawa ang amaw. Nanuroy mi, ako unta ang mobayad sa kong gipamalit, pero siya ang ni-insist na siya ang mobayad tanan. Sana all, mayaman. Humana ang sinulog. Gusto unta na ako na hangyoon ang panahon na may tagi-extend pa ang sinulog. Gusto pa na ako makauban si Mateo, pero imposible na kayo. Nitawag siya kay naman siya number nako. Since dako kayo ginaan siya si mama sa tubig, gitugtan ko niyang magliwaliw. Anak ko na adto kong imol kay na ako'y paliton, pero ang tinuod, naa dito nagpaabot si Mateo nako. Niana siya na before sila mabalik sa Manila, gusto niyang ipailaila ko siyang family. Sakay sila hang girent na car dito mi sa condo o asa sila nagstay siyang whole family. Dapit sa may Ayala. Grabe akong gakulba. Nanudlay kong tarong, nagdress ko o dal shoes na may ribbon sa tunga. Pag-abot na mo, ningunit ko siyang bukton sa kakulba. Nang luspad na ko, "Saba kayo ang kondo. Daghan kayong tao. May tulo ka batang lalaki. Gambal." Sa sofa na ay nagunit o mga cellphone. Sa center table may mga wine. Nahunong sila silang gibuhat pagkakita nila na mong duha ni Matt. They were all shocked. I was very nervous and I couldn't find any words to say. Bugnaw na kayo ko. Basin dili sila ganahan ako. Og nibarog ang tigulang na lalaki. "Mateo, iho, who is this beautiful maiden?" "Wow, beautiful maiden daw. Ayaw, ana, please." "Gainan ako, Mateo, ana. Ganina pa." Ni-smile ako ang tigulang na lalaki og gihag niya si Math. Umingon si Mateo, "Nga good afternoon, everyone. May I have your attention, please? This is my girlfriend." Umingon ko nga, "Hello po. Good afternoon. Nice to meet you all." Hilom kayo. Ang music ra ang nagtingog. Abi na kog dili sila ganahan ako, pero nakita na ko ang ilahang mga genuine nga smile. "Welcome to the family, miss. Ikaw pala yung palaging bukang bibig ng pinsan ko. Maganda ka pala sa personal." Bilib na dyan ko ani Mateo ba? Diyos ko. Maintag dili kaayo dugyot akong nawong na iyahang gipakita sa iyahang pamilya. "Patay dyan ka na ako, Matt ba? Bantay ka lang." Nagka-get along with all family Jod ang peg ang nahitabo dito sa condo. Nahibawaan ako na usa di ay kanar siyahang mama sa St. Luke's Medical Center. O iyahang papa usa ka engineer nga tua nag-base sa Singapore. O ang nakapait may lai na kining pamilya. His parents are separated when he was 12 years old. Naminyo og usab iyahang papa dito sa Singapore. Iyahang duha ka manghod na lalaki tua na dito na dagko. Muli lang diri sa Philippines during summer classes nila dito. Well, siya og ang iyahang duha ka manghod nga babayi na diri sa Pilipinas. Gusto unta daw sa ilang papa na kuhaon sila pero dili masugot iyahang mama. Enough na daw na tua dito sa kamot siya ang amahan ang duha niya ka manghod. Alas 3 sa hapon, nanangid ko nila na muli na ko kay gitexta na ko sa akong ate. Dili punta ko nila papulion kay padunganon ko nila kaon. Sila na daw bahala na mag-istorya sa akong ate or kay mama ba, pero ako na mismo ang nihangyo na dili lang. I know how strict my parents are. If they found out about my relationship with Mateo, dako jong gubot ang mahitabo.
Yatod kini Matt, hilom kaiming anang biyahe. Wala bisag usa ang mitingog sa mua. Wala ka balo unsa ang nasa yung unahuna. Wala rapod ko. Ako lang siyang giing na naiparking la ang sakyanan sa May La Nueva. Ako siyang gidala sa SRP ng lingkod mi sa bato. Daghan kaayog mga bata ang nangaligo sa dagat. May mga bata sad ang nalimos. Gitagaan akong 20 o gipunan ni Matt og 500. Nashock ko, pero naluoy ko sa bata. Gisunda na magtanaw ang bata o nakita na mo na nipalit kinig fishbowl o gihatag siyang tulo kamanghod. Worth it ang among gihatag. Sa kabugnaw sa hangin, dala sa huyuhoy sa dagat, hilom ra kayo me. Niakbay siya na ako o giyahakong gipasandig siyang abaga. Kalami sa feeling, maintag forever na ni. Maintag hangtod sa hangtod na walay makaputol. Masaya ka ba? Masayang masaya mahal. I never thought that this day would come. Akala ko hanggang RPW lang ang lahat. Mahal, bakit ako? Bakit ako na malayo sa agwat ng buhay niyo? Bakit ako na walang-wala sa kilangkingan ng mga babaeng nagkakandarapa sa lugar niyo o sa paaralan mo lang? Tubag siya nga, bakit ikaw? Mahal kita. Ikaw ang sinisigaw ng puso ko. Maraming ang mga babae sa Manila pero walang-wala sila sa iyo, mahal. Anong silbi ng babaeng puro make-up na lang ang inaatupag kung di naman marunong sa gawaing bahay? Mahal, I'm sorry pero matagal na ako dito sa Cebu. Sinusundan kita. Anong silbi ng pera ko kung hindi ko mapupuntahan ang babaeng mahal ko? Mahal na mahal kita. Tandaan mo yan, isaksak mo sa puso at isipan mo na mahal kita. Days had passed, nibalik na sa Manila ang pamilya ni Mateo. Gimingaw na kay Kunia. Gusto unta niya nga magpabilin dire, pero tingklasi na. Di ko gusto na makaundang siyag ahat tungod na ako. Dagan siyag pangandoy, o di ko gustong mababag. LDR is not easy. Night times na magduda ka, basta di na siya ka-reply. Night times nga makita na ako sa IG story niya ang mga ka-study buddy. Naibabayi, guwapa, pero gipasalig niya na ako lang o wala nilain pa. I keep his words. Wala ra ko nag-RP. Sa IG naming duha mag-communicate. Gipahunong na ko niyag RP kay basin daw makita ko lain o ilisan siya. Makatawa na lang ko magunahon na. Basin ako iyang ilisan. Guwapa ra ba ko sa wala pa na uso ang tao? 2 years and 2 months na mi. Lipay kay ko kay wala Japon siya na usap. Bisa naghimos lag thesis, mo inform siya na ako and I was happy with that. I trusted him. August 2016, niabot ang bagyo sa kong kinabuhi. Nagkasakit akong papa. Si mama ug si kuya na lang ang nanginabuhi sa mua. Osteoporosis ang sakit ni papa. Halos nahurot tanang tinigom ni mama tungod sa hospital bills ni papa. Dili nakalakaw si papa. Bedridden na siya. Dili na makaya ang bayranan. Nag-abang pa mi. Ug napajoy dako nga utang akong mama ug kailangan na bayaran. Dili na makaya. Mao nang niundang ko. Wala na ko asultii si Mateo sa tanan. Hapit na lang exam ug di ko ganahan nga makasamo ko niya. Nara ko sa balay nagatima ni papa. Wala ko'y gawas-gawas. Iniglili na ko sa bintana ang mga estudyante nag-uniform na. Suya kay ko. I need to sacrifice for my family. Ako manghod ni continue. Na-Japon may communication ni Mateo. Lipay kayo niyang gibalita sa kuha nga nakapasar siya silang exam. Of course, bright si Matt. Din lister siya. Wala na ko gipahalata. Sayahan na ako'y problema. Tawagay, text-text rami. Usahay makatulog na siya sa cellphone. Todo baka ko niya kumangutan na siya kung kumusta na ba akong pag-eskwela. Di ko ganahan musulti niya. Di ko ganahan na ako'y mahimong burden sa iyang mga dreams. Summer class, nagpundo akong manghod sa balay. Ako nangita ko part-time. Araw na ako'y ikatabang. Nagpa-maid ko, nanangid ko Mateo kung pwede. Di unta siya kay pwede naman daw na tabangan ko niya. Padalhan na ako kwarta through Palawan Express pero dili ko. Di ko ganahan tawagon ko gold diggers yung family. Kaloy sa Ginoo ni sugot siya. Mas dako ang tabang ang pagpamaid nako aside sa dako sweldo, gamay ra ang trabaho unon ug naapa ko'y time nga makatawag kay Matt. Lipay kay ko kay timing sad sa lunch break nila sa school. Niuli gikan sa Australia ang anak sa kong amo. Gitagaan ko higayon nga makauli sa mua. Lipay kay silang mama. Gitawagan ako si Matt to let him know na nako sa mua. Pero naka-off ang cellphone nini. Basin og busy lang.
Akong gisulod sa kalimpatanan na din lister akong yap. Busy lang siya. Nakadeside ko na balik lang kong tawag niya mga 7 sa gabi. Human kaon, nigawas ko sa moa o gitawagan si Matt. Pila ka ring o nakin niya gitubag. Nahibulong ko kay dili tingog ni Matt ang nitubag. Dili si Matt. Good evening po, nandyan po ba si Matt? Umitubag siya nga, oo, nandito sa bahay. Bakit? Classmate ka ni Matt? Mitubag ko nga, hindi po, girlfriend niya po. Umiyon siya nga, papa to ni Mateo iha. Mamaya ka na tumawag, may importante pa kaming pag-uusapan ng anak ko. Sasabihin ko sa kanya na tumawag ka. Hintayin mo ang tawag niya. Na-off na ko galit ang tawag. Naa ang papa ni Matt sa Manila. Modeng wala niya tubag akong tawag. Diyos ko, gikulbaan man ko. 2 days kong nagpaabot pero wala ko itawag nga naabot gikan kay Mateo. 3 days na lang balik na kong trabaho. Nag-chat lang ko sa IG na tawagan lang ko niya kung mana silag istorya siyang papa. Uman ako sa tanang bulhato, nagisugo sa akong amo. Nitingog akong cellphone. Si Matt. Excited na kong gitubag ang tawag. Miss na miss ko na ang mahal ko. Mahal, bakit ngayon ka lang? Na-miss kita. Gusto ko sanang magtampo dahil di ka man lang nag-reply sa message ko sa IG kahit sin man lang. Mitubag siya nga. I'm sorry mahal, I'm busy. Nandito kasi si Papa. Nagkagulo ang lahat dito. Nag-away ang tito ko at si Papa. Gusto ko lang sabihin at mag-sorry na hindi ako makaka-online 1 week. Okay lang ba? Nakakulong kasi si Martin. Humingon ko nga, Diyos ko mahal, bakit? Okay ka lang ba dyan? Humingon siya nga, kakayanin mahal. Ingat ka diyan. I love you so much. Remember that. Nang hupaw na lang ko, si Martin ang stepbrother niya samahan. Na preso di ay sa Singapore ang amaw. 1 week, kalbaryo na nanako. Wala ko na anadani, pero kayano na ko. Trials rin namo as boyfriend and girlfriend. Nakita na ko sa IG siyang amigo. Nakatag si Matt. Naa sila sa airport. Nga naman, mato si Matt sa Singapore? Nga naman wala ako niya sultidaan. Gisabot ra na ko ang tanan, bahalag na lain ko. Gisabot ra na ko akong mahal. Nainitext na ko. Unregistered number ang nakabutang. Gibasa na ko ang text. Papa di ay ni Mateo. Ugmao kini ang text. This is Rinante, papa ni Mateo Jason Gonzalez. Pwede ba kitang makausap bukas? Alas 3 sa may Starbucks. It's about Mateo. Grabe akong kakulba sa text sa papa ni Matt. Wala akong kasabot. Nanangit ko sa kong amo na muli sa ukadyot kanay emergency sa balay. Gitugtan raman pud ko o gihatagan og saktong kwarta para makapauli. Nag-unap ako sa oras sa giingon sa papa ni Matt. Nagpaabot ko niya. Wako ni sulod. Nagpaabot ko sa gawas. Total, sa IG nakita naman ko kung unsay itsura sa papa niya. Kulba gamay, naghunahuna kung unsay pagsultihan namo about ni Matt. Bahin ba ni sa pag-adto ni Matt sa Singapore? Daghan nag what if sa akong nahuna. Dili lang unta mahitabo ang pareha sa nakita na ko sa TV. Dili lang unta. Nainihuno ang auto sa kong gibarugan, ninawgan driver, ang papa na diay ni Matt. Pagkita niya na ko, nitudlo na siya na posudlon ko sa sulod aron adto mi magistorya. Bitbit ni Sir Renante ang usa ka briefcase. Siguro may meeting pa ni siya ngadtuan pero guuna ko niya gari. Good afternoon sir. Nice to meet you. Umingan siya nga. Please have a seat iha. Magikuha siya sa briefcase mga papeles ang naa. Umingan siya nga. Kumusta ni mo papa? Last time na nakita na ko siya pagadto na ko Singapore. Nahasigag balig 1/4 ako mata. Bisaya? Bisaya si Sir Renante? Grabiha, gilisod-lisod ko ni mo sir. Pagmingon ko nga, ala, Bisaya ka sir? I thought you were... Pagmisumpay siya nga, mama lang ni Mateo ang taga Manila day. Dili ako. Anyways, nakikita lang ko ni mo tungod kay may utang ko sa imong mga ginikanan. Nakikita lang day si sir nako para mangayo og contact number sa kong mama. Nahibawan ako na driver di ay sa una nila akong papa. Tubong Tagbilaran City si sir. Sa dihang naminyo sila ni Ma'am Giselle, sa Manila na sila namuyo. Ang akong mga agam-agam na wagtang. Abi na kong unsa. Ungiyon siya nga, Day, anong miundang ka man? Sayang kayo. I never expected that you and my son.
diin man mo nagkaila. Ako ang gisultihan si Sir sa tanan. Nitugan siya na modiay na to asimat Singapore, kay gipatawag siya sa iyang lolo and lola from other side. Tiguang na daw kayo, og si Mateo ang ipangita. Og fast forward ta, nakabalik na si Mateo dari sa Pilipinas. Nitawag siya na makikita siya nako. Ipahawa na pud ko sa kong gitrabuhoan kay better naman ang kondisyon ni Papa. Makalakaw-lakaw na siya. Nagbook og hotel si Matt. Nagkita mi sa Port San Pedro. Gitugan ako ni Antanan. From my father's condition, hangtod na sa pag-undang na kong eskwela. Of course, Mateo was mad. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Wala ka bang tiwala sa akin? Mahal naman. Umingon ko nga, gusto kong sabihin sa iyo lahat pero final exam ninyo noong time na yon, di ba? Ayokong istorbuhin kita. You're a Dean Lister. I don't wanna be the reason that you will fail. I don't want that to happen. Umingon siya nga, kahit kailan hindi ka istorbo sa akin. Hinding-hindi mahal. Giatod ko niya sa moa. This time, ako na siyang gipailaila sa kong pamilya. Nanak ko sa saktong edad. Ako siyang giingnan na ipailaila siya na ako. Panahon na para mailan siya sa kong pamilya, isip uyab na ako. Di ko ganahan na permi na lang na akong i-deny na wala ko uyab. Sakay sa auto ni Matt, paingon sa moa. I can feel that he was tense. His hands are cold. Kilom kayo, me. Okay ka lang, mahal? Umitubag siya nga. Buong buhay ko, mahal. Ngayon lang ako kinakabahan. Ngayon lang talaga. Ikaw pa lang naging girlfriend ko kaya hindi ko alam kung ano ang dapat gawin. Wala ko siyang gignan nga just be yourself, mahal. I know they will like you. Giparking niya ang auto doll sa mong yabangan. Daghan kay mga silingan ang nananaw kung kinsa ang mugawa sa auto. Halos naniga ilang mata pagkakita na ako. Gibiran ako pagdali si Mateo aron dili ma-interviewhan sa mga chismosa na ako ng mga silingan. Labaw para bani sa CCTV. Pagsaka na mo sa kwarto nga among yabangan na silang mama sa gawas, ako manggod giteksan si kuya na akong ipailaila akong iyab. Nanawag pa dyan siya kung tinuod ba. As proof, akong gipatingog si Matt. Umiingon ko nga, Mapa, mayong gabi eh. Si Mateo di ay akong iyab. Naglingkod si Mama sa monoblock chair o tapad niya si Papa sakay sa wheelchair nini. Si Ate og ihang bana na sa katre. Si Kuya nagbarog lang. Suko kayog nawong. Si Matt, grabe kahugot si ihang kupot na ko. Umingon siya nga. Magandang gabi po. I'm Mateo Jason Gonzalez. I'm your daughter's boyfriend. I'm really sorry if ngayon lang kami umamin. Umingon akong Papa, ngawa ko ng utana. Lingkod, Mer, hatagig tubig ang bisita. Tubig lang. Ayaw Diyos, kaya watay kwarta. Kaars akong Papa. Nibarog si Ate Mer. Nato sa kusina, nagwag tubig. Maintag mineral na tubig. Kana pa diyong hulog-hulog. Gikuhit ko Mateo. Kunang utana siya nga. Anong sabi ng Papa mo? I don't understand. Ako siyang kingnan, nga upo daw tayo. Dawat sa kong family si Mateo. Pagkahibalo ni Papa na nanak dahi siya ni Sir Rinante, nasyak si Papa. O siya ga-expect na magkita o magkakami ni Mateo. 5 years na si Papa di ay na nagtrabaho sa Gonzales family. Nihawa lang siya sa dihang nagbulag ang Papa o Mama ni Matt. Bantugra, grade 2 ko na wala si Papa sa mua na di ay sa Manila. Nipauli si Matt sa hotel kung diin siya gustay. May alam dahi si Papa kung unsay nahitabo sa Papa o ni Mama ni Matt. Arrange marriage sa di ay ang parents ni Mateo. May kabit di ay daw ang mamadaan ni Mateo ang uyab ni ini sa una. Mr. Gonzalez tried to fix the relationship but it failed. Niabot sa punto na gigapoy na si Sir Rinante o niatog Singapore o maotong na naminyo po. Fast forward ta, September 25, 2017. Nag-propose ako si Matt. Wala ko ga-expect na sa kong mismong birthday siya nga nag-plan na mag-propose. I said yes. It was the most memorable day of my life. Dugay ni ninako ang gipangandoy na maminyo sa iya. Diri sa may hotel sa Mandawi, gi-celebrate akong birthday. Si Mateo ang nag-handle sa tanan. Siya ang nag-organized. Gusto ang tanako og simple ra pero di siya musugot. Unsa do silbi niya nga pagka-boyfriend kung dili niya mahatag sa kuwang tanan. Hindi sana all, char lang mahal. Niari po sa Cebu ang pamilya ni Matt. Dawat ko nila. Pagkakita sa mama ni Matt sa kong papa, nalipay kayo ni. Pila na daw sila ka years na wala nakita. October 17, 2018, gikasal mi ni Matt. Dito silang lugar may gikasal.
Ako na siguro ang pinakaswerte na babae na nakabingwit o gikan ra sa RPW. Ako mga classmates sa una, dili makatuo na ikasal nako sa lalaking ka-relationship nako sa RPW lang. Makatawa na lang ko magunohuna basta mag-atubang nami sa mga igago ni Matt. Gusto nilang musulod pod sa RPW para daw makakitag ka forever. Pero naso ko si Matt. Lahi na daw ang sa una kaysa sa karon na RPW. Wala na lang tao naningog ang mga igagaw niya. 2 weeks had passed, nahibawaan ako nagipalitan din ni Matt og balay akong pamilya. Located in Lahog. Gipalit ni Matt sa may subdivision para daw safe. Grabe na kong hilak. Mahal kayo sa kong asawa akong pamilya. Sa pagkaron, nibalik yung eskwela. Gusto ko makahuman para inigabot sa panahon na ako'y ikapanghambog sa among unya ang mga anak. Dili ko gusto na sungugon nila na ilang mama kay walay grado, walay diploma. Gusto ko makahuman sa kurso na akong ipangandoy. To my hobby, I know dili ninimo mabasa. I just want to say thank you so much for loving me. Thank you for understanding my moods every day. Bisag katukog utok, gisabot siyapon ko nimo. I love you, mahal. Ingat ka dyan, mahal na mahal kita. Nasa Singapore si Mateo ko yung papa. Ako, nako sa Cebu karon. Di ako nag-stay sa Lahog. Nia nilang mama o papa. Gitrain si Matt siyang papa, maong wala may gauban. Kay na may COVID, through video calls na lang me. Faith and understanding rajod sa usag-usa ang puhunan para mo last long in your relationships. P.S. Sa mga RPR diha, salig lang. Makita ra mo. Nabasa dahin na ako inyohang comment o kay wasad tungod kay daghan na di ay nausab sa RPW. Nakatawa na lang ko mabasa sa iyong comments ba? Feel na ako na ay mga couples na from RPW to RA. Nakahinumdo mo sa mong classmate? Nakita siya giyaha and this October ilahang anniversary. Sa pagkaroon ayaw lang sa mong kumpiyansa sa iyong mga nakachat or na-meet. Ila-ilaha lang sa basinyag maunsa mo. God bless you all and keep safe.